Good day and welcome back to our YouTube channel, the 641 Squad. In this video, we're going to discuss the difference between the ex post facto law and the bill of attainder. So let's start. Okay, so based on previous discussion, we all agree na ang criminal law is that branch of municipal law which defines crime, traits of their nature, and provides for their punishment. The question now is, who defines crime? Pwede bang pulis ang magsabi na ang isang act is a crime? Hindi. Pwede bang si mayor mag-create ng sarili niyang definition ng crime? Hindi rin. Eh sino? Sir, syempre ang nagde-define kung ano ang crime is of course the Supreme Court. Ha? Tama ba yon? Of course, no. Because it is the Congress who has the power to define and punish an act as a crime. Pero syempre, may exception naman yan. By way of exception, pwede itong i-delegate kay chief executive or kay president in cases of extreme national emergency as provided by the Philippine Constitution. So now, alam na natin na ang Congress ang may power to define crimes. Question, can the Congress create any laws? Kung ano lang maisipan niyang batas, eh gawin niya. Pwede ba yon? The answer is, as a general rule, yes. But it has limitations. And the most common form are the ex post facto law and bill of attainder. Simplihan lang natin ang discussion. Okay? Kasi alam naman natin na maraming instances on how we can consider the law as an ex post facto. Pero simplihan lang natin. When we say ex post facto law, it is a Latin term which literally means retroactive. Ibig sabihin, pabalik yung application ng batas. Or in short definition, it criminalizes actions that were legal when committed. In Tagalog, inosente ka nung ginawa mo yung action mo, pero later on, naging liable ka because of the law which was passed by Congress. Pwede mong i-relate dito yung favorite legal maxim mo. Ano yun? Nullum crimen, nulla pena sine lege. Or, there's no crime if there's no penal law punishing it. Okay? Kaya nga sabi rito sa first paragraph, makes criminal an act done before the passage of the law and which was innocent when done and punishes such an act. Okay? For better clarification, I will give a concrete example. Okay. April 1, 2020, nag-drive ka ng single motorcycle mo. Then may umangkas sa'yo. Ang tawag natin dyan, pillion rider. O tinatawag din natin na back ride. Dahil wala pang batas na nagbabawal nung April 1, ibig sabihin lang yan, legal yung ginawa mo. However, on April 15, 2020, the law was passed by Congress, which required a barrier for every pillion rider. Then sabi sa batas na yon, pati na yung mga nag-angkas mula noong April 1, 2020 ay magiging liable sa di pagsunod dito. So clearly, paatras yung application ng batas. Then, such law in my recent example is considered as an ex post facto law. Kasi, umaatras yung application ng batas. Kahit na inosente ka nung ginawa mo, nagkaroon ng batas, pinanish ka na rin, kasama ka na, nadamay ka. So, bawal po yan. Okay? So, now, let us discuss bill of attainder. When it comes to bill of attainder, tatandaan mo lang dyan is yung inflicts punishment without trial. O sa madaling salita, pinaparusahan ka ng walang paglilitis na naganap. Bawal po yan kasi as provided by Article 3, Section 1 of the 1987 Constitution,
No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. So, meaning to say, bago ka makulong, dapat may trial muna. Kasi kung wala, the law will be considered as bill of attainder. Example, the Congress passed a law which provides for an automatic conviction. Wala nang trial-trial. Convicted na daw agad. So, bawal po yan. And that law is considered as bill of attainder. Okay, clear? So, ulitin lang natin. When we say ex post facto law, inosente ka nung ginawa mo yung actions mo kasi walang batas na nagbabawal. Then later on, nagkaroon ng batas. Pati ikaw na inosente nung ginawa mo yung isang act mo ay nadamay at naging liable dahil sa batas na to. Bawal yan. Ang tawag dyan, ex post facto law. When it comes to bill of attainder, tatandaan lang dyan, inflicts punishment without trial. Ibig sabihin, may isang batas na kung saan, pag na-commit mo yung act, automatic convicted ka na raw kagad. Automatic guilty ka na. So, bawal po yan kasi kailangan pa natin ng trial, hearing, or paglilitis in Tagalog. Okay? So, that's it. And here, it provides for other constitutional limitations such as, ayan, the penal laws must be general in application, meaning to say, hindi namimili ang batas, dapat it applies to all. Otherwise, none at all. Diba? Naririnig nyo naman madalas yan. So, yan ang ibig sabihin niyang number 2. At yung number 3 naman, Congress cannot provide for a cruel, degrading, or inhumane punishment, nor can it impose excessive fines. Ibig sabihin lang yan, kailangan yung mga punishment natin o pagpaparusa ay makatao or makatwiran. Okay? So, bawal yung karumal-dumal, masyadong malupit. Yan ang ibig sabihin niya. Okay?